Morning mga kabasyon. So, mayroon akong tips na share lang sa inyo ano, sa mga gustong maglagay ng ganitong breeder hose sa makina para makatulong sa mailabas ng makina yung init, no. Parang cooling system na rin siya kasi nakakasingaw yung init palabas. Kaya tinawag siyang breeder. So, share ko lang sa inyo mga kapasyon mga advantage nito saka disadvantage nito. Okay? So, hindi ko sinasabi na gayahin nyo to. Hindi ko sinasabi na gawin nyo to sa motor nyo. No? Kaya nga iano ko sa inyo, isishare ko sa inyo to para please magkaroon kayo ng idea. Okay? So, para makatulong sa inyo. Sa nga pala mga kapasyon, no? So, sa mga nagaano na ginagamit yung motor nila sa paghahanap buhay, tips ko lang sa inyo mga kapasyon, mga kapaps, kung ginagamit nyo sa hanap buhay yung mga motor nyo, kung hindi pa tubeless yan, pa tubeless nyo na. Kasi kanina may nadaanan ako, tutulak, nakapuro si passion din eh, tutulungan ko sana, kala ko timirik lang. Nung nakita ko flat, wala akong magagawa doon kasi wala naman akong gamit na panghangin or pang-vulcanize noon. So may malapit naman ang vulcanizing doon. So doon na siya, ano. Total malapit naman. So sa vulcanizing na siya magpapa ano kasi nga flat nga eh. So, tulong, akala ko timirik. Ayaw mag-start kaya inintuan ko kasi nga natutulak. So, sabi ko sa kanya, pa-tubeless niya na. No, sa mga kapasyon natin diyan o yung mga riders na nagaano na ginagamit ninyo sa hanap buhay yung motor niyo. Pa-tubeless niyo yung mga gulong niyo. Gulong ng motor niyo para hindi rin kayo maabala, no? Kasi hindi rin bihiro yung oras na inahabol niyo. So, mas maganda i-ready nyo yung motor nyo sa hanap buhay nyo, no, para ipa-tubeless nyo kahit yung sa harap, kahit yung sa likod lang eh, ipa-tubeless nyo yun. Kasi madalas naman talaga na napaplatan yung likod, madalas yan. Then kung meron kayong budget, palitan nyo na mas magandang klase ng gulong. So ayoko na magsabi ng anumang brand. Basta alam, ano yun, hindi naman natin kasi sila sponsor, okay? Pero kung sponsor natin sila, why not? Iyan natin sila. So ako naman kasi mga kapasyon, hindi naman ako maselan sa ang mahalaga sa akin ay hindi ako pinapapalata at safe ako nakakarating sa gusto kong pupuntahan. Okay? So, yun lang, no? Siya nga pala, kay Pops Rosano. Pops Rosano, salamat sa iyo. Napakalaki ng tulong na ginagawa mo sa ating mga kapasyon na sinishare mo yung idea mo. Maraming salamat sa iyo, Pops. At salamat sa support mo sa channel ko, no? At sa pag-share mo ng mga video ko, na at least marami tayong natutulungan ng mga newbie na gustong matuto, nagkakaroon sila ng idea kung paano nila aalagaan kanilang mga motor. Yun lang mga kapasyon. So tara, pakita ko na sa inyo kung anong sinasabi ko na pwede natin ilagay na makakatulong sa motor natin, lalo na pag naglo-long drive tayo, lalo na kung ginagamit natin ito sa hanap buhay. Malaking tulong to, okay, para sa cooling system ng ating motor, okay. Pero hindi ko sinasabi na nire-recommend ko to. Mas nire-recommend ko yung pa rin yung oil cooler. Meron akong pinost doon sa FB fanpage ko. So, yun ang the best. Kasi itong papakita ko sa inyo, may advantage to at mayroong disadvantage. Okay? So, tara, simulan natin para makita nyo na kung ano yung sinasabi ko. Okay? Pasan, nakikita nyo na sa video, ito yung sinasabi ko. Sa ang purpose nito, mailabas ng makina yung init, no? Mailabas niya. Ang purpose yan,
para makalabas yung heat sa loob ng makina. Malaking bagay na yan, mga kapasyon. Malaking bagay yan. So, dagdag forma rin. Ano? Pero hindi ko to nire-recommend kasi may disadvantage din to. Advantage na ito, makakatulong to sa makina para makalabas yung init ng ano, mabawasan yung init ng makina. No, malaking bagay yan para hindi tayo basa-basa ma-overheat. Okay? So, lalo sa mga nag-long drive, sa na ginagamit ninyo sa hanap buhay yung motor nyo, pwede kayo maglagay nito. Pero, hindi ko siya nire-recommend kasi may disadvantage siya. So, siya nga pala, dito ko muna nilagay. So, iba kasi, nandito yan sa baba. So, kaya naman tayong discard, paano natin kakabit yan. So, ito na muna yung discard ko para gabit to. Okay? So, madali na may gabit yan. Yan. Okay? So, ang ginawa ko dito pagkakabit, syempre may bracket isang kasama. And then, pag nagkabit pala kami mga kapasyon ng ganyan. Ako, nilagyan ko kasi ng ano, yan, mapapansin nyo, meron siyang, naglagay ako ng glue stick dito. Tinapalan ko yan. Kasi, pag hindi nyo nilagyan yan, kataga lang, pag nagbabibrate siya mga kapasyon, yung goma natatanggal yan. Natatanggal yan pag hindi nyo pansin. Kaya, mas maganda, ang dikitan nyo ng glue stick. Kulay itim na glue stick ang ginamit ko dito. O kaya naman double sided. Pwede naman, no. Double sided. 'Yun na foam. Pwede 'yun, no? Foam na double sided pwede 'yun. Itapal niyo ron para hindi siya hindi matanggal yung pinakagoma niya. So, hindi ko pa nga nalilinis yung dinikita ng ano ng glue stick. Pero okay lang 'yan. Yan lang, tips lang yung mga kapasyon na para please hindi matanggal yung goma kasi katagalan kasi pag tumatakbo tayo yung vibration naglulusto natatanggal yung goma baka para hindi mangyara sa inyo lagyan nyo ng glue stick no? Tapalan nyo para kung paano mayroon siyang dikit na hindi siya matatanggal. Okay, so Ano nga ba ang disadvantage nito? Okay, mga kapasyon. Ang disadvantage nito, posibleng mapasukan ng tubig, no? Lalo na kapag dumaan ka sa baha, umuulan, or nagkakarwas kayo, dito 'yung mga kapasyon 'yan. 'Yan. Ito naman hindi naman basta-basta mapasok ang tubig diyan. Basta ang question lang dito kapag napuno to ng tubig yung pinakatambutso na to pag ayun may nangala ayun papansin niyo ito yan ayan di ba pag yan ay napuno ng tubig syempre din yung mapapansin kakarwas kayo umuulan so posibleng mapuno to ng tubig at napuno yan umabot yan dito sa pinaka level no. Siyempre, gagapang yun sa hose, papunta yun doon, diretso doon sa makina. So, yun ang iniiwasan natin, mga kapasyon. So, sa mga nagkakabit nito, ang disadvantage nito, pwede siyang pasukan ng tubig. Okay? Kaya kung nagkakarwas kayo, mas maganda, lagyan nyo muna ng ano. Ako, pag nagkakarwas ako, nilalagyan ko ito ng plastic, yan, ganyan, tapos, yan. Kaya maulan, lagyan nyo ng plastic. Plastic lang yelo ito, mga kapasyon, eh. So, ilang yung alternatibo dyan, no? Yan, ganyan. Isa yan sa mga paraan. Ang iniingatan kasi natin dyan, mga kapasyon, na yung makapasok yung tubig sa loob. Mapuno, pag napuno ng tubig to, taga lang, mga kapasyon, hirap, eh. Isa lang kami yung gamit ko, eh. Ito lang, ha. Tapos ko muna. So yan mga kapasyon, no? Pag ako nagkakarwas, nilalagyan ko nito. Okay, maulan, mas maganda balutan nyo. Kung wala kayong pang cover dito. Pero ako may naisip akong paraan na cover na para dito. Na, lalo na pag umuulan, lagi kong dala to. Ulan or basta lagi kong dala to. No? Sasalp ako yun dito. Ito mga kapasyon, yan. DIY lang to. Cover to ng ano eh. Takip to nung sa ano, yung nabili kong spray na ano, ayan, dito yung mga pasa yan, ilalagay ko yan dyan, sinusuksok ko yan, hindi ko na sinusuksok kasi medyo ano eh, ang hirap natanggalin,
sa ganyan-ganyan ang purpose niya mabasa. Pero may butas pa rin yan, kung maliit na maliit lang. No? Yan. Importante kasi wag lang yung sobrang tubig na ano dyan. At paano, meron siyang cover. Okay? Ano nyo makapasa. Dito yan, saan ito eh? Cover ito ng ano eh. Takip ito ng ano eh, spray can eh. Wait lang makapasa, napakita ko sa inyo. Ito siya makapasa. Ito yung ano, dito sa galing. Yan, pit yan ito eh. Takip yan ito, yan. Ito yan makapasa, yan. So, inano ko lang, tinabas ko lang dito yung gilid, tinabas ko yung gilid dyan para magkasya dito. Saktong-sakto siya, oh. Di ba? So, ayan yung alternative po nung pwede yung gawin. So, paala na kayo, discarte nyo lang. Basta malaga dyan, malagyan nyo ng cover to. No? Isa yan sa mga pwede natin solution. Kasi hindi natin pwedeng hayaan lang na ganyan lang yan. No? Lalo pag maulan, nung nagkakarwas kayo, dire, pag napuno ng tubig to, itong pinaka pipe niya gapang ang tubig papunta dun sa ano kasi dire-diretso ang ano niya butas niya eh hose niya papunta yun dun may butas yan dire-diretso tubig yan dun sa may makina papuno ng tubig yung makina yun tsaka ingat-ingat tayo makapasan okay so iba naman si kay Rosano sabi ko sa kanya pwede siya magbutas dito no? Barena bubutasan mo ng barena yan dito. Wala pa akong time eh. Pero bubutasan ko rin yan dyan para sure ako na upis kahit pa paan meron siyang pinaka drain meron siyang drain plug na may hole siya doon na kapag may tubig na makapasok diretso lang dito no? Pero kung meron naman kayong ganito kahit din yung butasan okay na yan ito yan sa akin dini-away ko lang so takip yan ito makapasok no? Okay. So ayun mga kapasok, no, paano nagkaroon kayo ng idea, no? No, malaking bagay ito, malaking bagay yan, dahil na nailalabas ng makina yung init, no? Yun no mga kapasok, kaya, pero mas nire-recommend ko pa rin yung oil cooler, kasi parang may radiator yon na nagsisirculate talaga yung oil, no? Sisirculate niya. So, pag mainit, galing sa mainit na oil, tapos palalamigin niya, tapos ibabalik niya sa makina uli. Ganun yung ano, tinatawag na oil cooler. Parang may radiator yun. Meron, kung gusto nyo makita yung tsura nun, meron akong post nun sa FB fan page ko, bistahin nyo lang. No? So, mga naghahanap ng mga pyesa-pyesa, bisitahin niya lang yung FB fan page ko. Nandun yung mga pyesa, nagpupuso ko doon. So, pwede kayong umorder doon. So, iba-ibang klase yun ng seller, no? Hindi ko pag-aari yung mga item na yun. So, sinishare ko lang doon sa FB fan page ko. Okay? So, yun lang mga kapasok. Sana may natutunan kayo. Sa video na to. Okay? So, yun lang. So, sa mga inulit ko ha, so gusto magkabit, yun, alam nyo na kung ano yung advantage nito at disadvantage, okay? So, yun lang, maraming salamat sa panonood, God bless all sa inyo lahat, ingat tayo lagi, bye bye, peace out.